Yan, mahigit 20 kaso na ang naisampa ng National Commission on Indigenous People sa higit kumulang 100 opisyal ng ahensya. Narawagan na rin si Chairperson Alin Capuyan na magbitiw na sa pwesto ang mga tiwaling opisyal at NCIP personnel. May ulat si Ryan Lisiges. Pinagbibitiw sa pwesto ni NCIP Chairperson Alin Capuyan ang ilang NCIP personnel at opisyal. Ang panawagan ay para sa mga hindi na tumutupad sa kanilang tungkulin at sangkot sa pagbebenta ng mga ancestral domain ng mga katutubo. Kabilang din sa kanyang pinagbibitaw sa pwesto ay ang mga opisyal na ayaw nang tumugon sa mga lehitimong isyu na ipinaglalaban at isinusulong ng ICCs at IPs dahilan para matenga ang mga ito ng ilang taon. Ayon pa kay Capuyan, ang mga tauhan na ito ng NCIP ay naging bahagi na rin ngayon ng malaking problema. 22 iba't ibang kaso na ang naisampa ng NCIP laban sa nasa humigit kumulang 100 opisyal ng ahensya. Tuloy-tuloy ang bintahan ng mga lupain ng katutubo o kung hindi man binibinta ay klase-klase na pamaraan. Fake titles, dinadaan lang sa list pero walang mga agreement. Nagtatayuan na lang yung mga bahay, mga resort sa ibang-ibang parte ng Pilipinas. So, kailan ito hihinto? Pinagbibitiw din sa pwesto ng opisyal ang ilang miyembro ng NTF-LCAC na bigong makapagbigay ng konkretong aksyon mula nang magsimula ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang NTF-LCAC, if it fails its mandate, ang unang maapektuhan ay ang mga katutubo. It is the indigenous cultural communities, indigenous peoples that will be affected. Hinamon din nito ang mga lokal na opisyal at iba pang ahensya ng pamahalaan na ipaglaban ang karapatan ng ICCs at IPs at hindi maging instrumento para makagawa ng illegal na aksyon. Ryan Lisiges, para sa Bayan.